Good morning mga ka-star! Welcome back po sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at hitin ang bell button para sa lahat mga videos na aking na-upload para updated po kayo parati sa aking mga videos. So ayun mga ka-star, sa araw na ito, tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng balot. Pinoy, ayan. Dahil marami pong nagtatanong sa akin mga ka-star kung ilang oras po ba, kung ilang minuto po ba ang pagluluto ng balot. So ayun mga ka-star, sa vlog na to ay tuturuan ko po kayo how to cook properly balot penoy. So andito na nga po mga ka-star ang ating balot penoy. Simple lang po ang ating gagawin. Kumuha po na siyang pencil pen. At andito na po yung ating penoy. Ayan. Ang gagawin lang po natin mga ka-star ay susulatan po natin ng higop at saka tuyo. Dalawang klase po mga ka-star ang ating penoy. Ayan. So ang purpose po ng pagsusulat natin mga ka-star na lalagyan po natin ng pantundaan. Para sa ganon ay hindi tayo malito once na may gusto bumili ng higop o bumili ng penoy na tuyo. Ayan. Ilalagyan natin kaysa ng mga pasundaan upang sa ganon ma-organize natin ang ating mga paninda. So ayun mga kaysa, natapos na po natin lagyan ng pasundaan ang ating mga balot, ay ang ating mga penoy, I should say, sorry. Susunod po natin gagawin mga kaysa ay ilagyan na natin po sa batya yung ating balot penoy. Ilalagyan na natin po yung penoy. So ayun mga ka-star, alalagyan po natin siya ng pulambo. Ayan, ang purpose po nitong pulambo na to or fishnet para hindi po may para maiwasan po natin ang paghalo ng ating balot penoy. So isusunod na natin po na ilalagay ay ang ating balot. At pwede mga ka-star, hindi man po mahirap magluto ng balot eh, at saka maglinis. So ayun mga ka-star, lalagyan na natin po ng tubig ang ating balot penoy. At huhugasin na natin po later. Ayan ang pinapamahin pa. So ayun mga ka-star, maglilinis na po tayo ng ating balot penoy. Gagamit po tayo ngayon ng skate wipe. Ayan. Ang purpose po ng skate wipe mga ka-star para matanggal po yung mga dumi-dumi dito sa nakatikit sa balat ng ating balot. Ayan. Pupuskusin lang po natin mga ka-star ng paulit-ulit hanggang sa pumuti. Balot penoy para pag niluto natin ay hindi siya matumitignan. Ayan. Para pag binenta natin sa ibang tao, sa ating mga customers, ay hindi sila matitiri na bumili kasi malinis ang ating balot penoy. At ingat-ingat lang din po mga kista sa paglilinis ng ating balot. Ayan. Sensitive din po minsan ang balat ng balot penoy. Kapag malakas ang pag-press mo, may tendency po na mabasag. So ito na po yung nalinis natin ng balot. Ayan. Malinis po siya mga kista. Ayan, para hindi po tayo maboring. Pwede mo iliban yung sarili mo, pwede kang kumanta, ayan. Para hindi ka maboring sa ginagawa mo, ayan. I-enjoy mo lang ba? I-enjoy lang ba ang paglilinis ng balot, ayan. So ayan mga kaysa, natapos na po, natapos na natin po malinis ang ating balot. Ayan, susunod po natin na gagawin ay ilalagay natin po yung fishnet, ayan. Ang purpose nito mga kaysa, para hindi po maghalo ang ating balot penoy. Ayan, sunod pa natin yung lilinisan mga ka-star, itong penoy. Itong penoy, penoy po kayo dyan. Sana'y pag-ibig na ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y wala ng awa. Yung ating tubig, ayan. Kulay, ano na? Kulay ewan. Hindi ko ma-describe kung anong kulay ng tubig na ito eh. So yun, mamaya tayo sa pagkatapos nito ay babanlawan po natin ulit ang ating balot penoy for the final final products. May ganun.
natin yung hugasan. Ayan, so last is babalawan po natin yung isang beses. So, pagkatapos po natin kay Star, hugasan ng ating balot, ayan, natali na po natin yung naka-separate na penoy. Next po natin gagawin mga Star, kung nakikita nyo po yung level ng balot o penoy, ganun din po ang level ng ating tubig. Ang purpose po ng mga Star, para pa once na kumulo siya, hindi siya nag-uuntugan para hindi mabasag kapag niluto na natin ang ating balot. Ayan. So ayun mga Star, naka-level up na po yung tubig sa ating balot. Ayan, susunod po natin gagawin ay lilutuin na po natin. So ayun mga Star, sasalo na natin ang ating balot penoy. Ayan, 1 hour and 15 minutes. Ayan, simula sa pagkasalang hanggang sa pagkakulo, 1 hour and 15 minutes, papatay na natin po ang ating kalang. Then, wag pala natin kayo, sir, kalimutan na lagyan ng asin. Ayan, lalagyan po natin ng asin mga kristal, pasta ganun. Magkalasa ang ating balut penoy, masarap. Malasa, yummy, ganon. After 1 hour and 15 minutes mga Kestar, ay babalikan po natin ang ating balot. So ayun mga Kestar, 1 hour and 15 minutes na nakalipas. Ayan, kumukulo na po ang ating balot penoy mga Kestar. Ayan, so sa oras na ito mga Kestar, ay papatay na natin ang apoy. So ayan mga Kestar, napatay na po ang ating apoy. Ayan. So ayan na lang po natin na nakaganyan yung takip para lutong-luto po yung ating balut penoy. Ayan, para wala pong hilaw, para hindi tayo masira sa ating mga customers. At ready na mamaya para sa ating paglalako ang ating balut penoy. Ayan. So ayan mga Kestar, ilalagay na po natin dito ang ating balut penoy. Ayan, dito talagay na to. So ayun mga Kestar, nandito na po yung ating balot, yung penoy, ayan. So gagamit po tayo ng isang plastic, takip ng isang container para hindi po magkahalo ang ating balot penoy. So bigay po lang po mga Kestar kapag maglilipat po tayo sa listero dahil mainit at mainit na mainit mga Kestar. Ouch! Sa pagluluto ng balut penoy mga Kestar, hindi po talaga natin maiwasan ang babasagan. Ayan. Kasama po yan sa ating pagluluto. Hindi naman po perfecto ang ating pagluluto. Ayan mga Kestar. Sobrang bango mga Kestar. Masarap kumain ng balut mga Kestar kapag mainit-init pa. So mamaya mga Kestar, samahin niyo po ako sa aking paglalako. Ayan. At tulad po nito mga Kestar, hindi po natin maiwasan na mabasagan. Ayan. Basag po yung isang penoy natin. So hindi na po natin yan pwede i-bend pa. So ayan mga Kestar, okay na po yung ating balut penoy. Ayan. Ready na po para maibenta mamaya. So ayan mga Kestar, paano ba yan? Naluto na po ang ating balut penoy. So ayun mga Kestar, naway may natutunan po kayo sa content na ginawa kong video for today. At sana huwag niyo po din kalimutan na mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa lahat natin mga in-upload na videos at parating updated po kayo palagi. Iniimbitahan ko po lahat mga bago sa aking channel. Please don't forget to subscribe on my channel mga Kestar. So ayun mga Kestar, samahan niyo po kung mamaya sa gagawin ko later on habang pagtitindahan ng balut penoy. Abangan nyo po mamaya na yan. I love you mga Kestar. Mwah!